Ayan o. So, the Paragon Davao. So, para sa mga taga Davao dyan na nakakapanood sa aking mga vlog about mga condos and mga buildings and establishments sa Davao, siguro nasa mga 3, 4, or 5 beses ako na content or vlog about the Paragon Davao. So, itong video na to parang preview, review, or recap. Basta, parang balikan lang natin ulit kumbaga pa. Kasi meron kasi naganap, di ba, na lindol dito sa Davao. Tapos, yun na, yanig siya. Kumbaga, isa siya sa nakuha talaga ng pinaka malaking news, no? Nung nangyaring lindol dito sa syudad natin na nakaraang linggo. Tama, no? Almost 2 weeks na nakalipas. Na yung crane ay na-bend siya. Gawa nga ng lindol. Tapos ngayon, siyempre, dito na din naman na tayo sa the Paragon Davao. So, babasahin ko na ulit yung kanyang, ano, yung kanyang mga physical information, history, at kung ano pa mga information na meron sa kanya. Kasi may mga kakasubscribe lang sa atin kanina, kahapon, no, nakarang araw, nakarang linggo, at nakarang buwan na maaaring hindi nila nalaman na meron palang nag-i-exist na building dito sa Davao. At ang pangalan ay Paragon Davao. Kasi may mag-vlog ako kahapon o nakarang araw, mga nakukuha sa ating mga ito, content or video ay baka nagtatanong sila noon, nagtataka kung anong gusali nga ba yun. Although I don't know kung may gears or wala, pero ano lang, para sa ating mga Davao na lang, no? So the Paragon Davao, baka yung iba naman nanonood ng ating vlog or yung during nag-video ako, nag-upload ako ng video regarding or with regards sa the Paragon Davao ay hindi nyo narinig na binasa ko to, yan ang kanyang mga information. Okay. Kaya andito ulit tayo ngayon para basahin, no? The Paragon Davao is an emerging lifestyle destination in Davao City where you can love, thrive, and celebrate with its well-designed residential towers, internationally renowned hotel, sophisticated convention facilities, and boutique mall. So, phase 1. So, may facing to, no? Oh, ako ngayon, nakakalimutan ko na rin eh. So, phase 1. One Paragon Place Residential Condominium. Tapos, Citadines Paragon Davao Service Residences. The Paragon Davao Convention Center, the Paragon Davao Lifestyle Mall. So, meron siyang mall, meron siyang residences, and meron siyang hotel. So, para siyang si... Sino? Para siyang si Dositane, no? O kaso nga lang si Dositane, wala siyang lifestyle mall. So, para rin siyang si, ano, si Mega World. Somewhere, no? Sa Mandurriao. So, saan pa ba tayo makakahanap ng ano? Ayala. Okay, Ayala Business Center. Diyan sa may Abrisa. Diyan sa may, ano, bahada natin sa Davao. So, meron siyang lifestyle mall. Meron siyang condominium. And meron siyang hotel. Diba, si the hotel is, diba? Yan yun kasama niya. Tapos, sa Capitolio naman, sa Bacolod, Capitol Central, meron din silang mall. Ayala, Capitol Central, meron silang condominium residences. Tama ba mga, ano, mga Bacolod nun? Tapos meron din mga hotel. Yan yun, ano, Seda Hotel. Always yan, no? Yan nawawala. Tapos ito naman si DNC ISM. Meron din siyang, ano, meron siyang Park Inn by Radisson. Meron siyang lifestyle mall na SM, syempre. And meron din siyang Four Lanes sa Maya, isimla ng Premier. Meron siyang mga, ano ba, condominium. So, si ano pala ang wala, no, so far? Si DMCI, Consun Heng Incorporated, ang wala. Okay, location and vicinity. Virtual tours, respective and floor plans, amenities. So, yun na lang, sino may-ari ng ano, Paragon Davao? Cebuland Master. Ayun, no? Cebuland Master ang may-ari. So, dito sa Davao, meron tayong ano, si Cebuland Master Develop or ano, project, no? So, yung kanilang Davao Global Township na meron siyang ano, collaboration siya with Villa Abrille Family. And yes. Yes, is Y-H-E-S-T. Basta ano yan, magkakapatid yun, mga pangalan tsaka apelido. Eh, ano na siya, in-abbreviate na. Ito pala yung tsura niya kapag matapos na siya, no? Kapag ma-finish na siya, 101%. Yung baba is ano, shopping mall or lifestyle mall. Itong mataas ay residences, condominium. Hindi siya tanaw dito. Baka ito yon. Tapos yung ita naman ay hotel.
pa rin, oh. Pati din pala to. Yes. Yan, oh. Yes. Asan na yung yes? Ongoing partners. Yes, incorporated. Total land area, 19,084 square meter. So, nasaan siya? Almost 2 hectares, no? Nabasa ko na to dati kung kailan ba siya target na matapos or mag-open. Basta parang 2024. Basta pabilisan tong ano, itong project dito sa May Matina area. Ito si Paragon Davao, tapos si NCCC Matina Maa. Talagang pagalingan sila ng ano, no, pabilisan ng mga ginagawang construction. So, yun. Sa mga nasasabi naman, kumusta naman yung ano, condo dito sa Puertong Davao Paragon Landmaster na inanig ng Lindol, no? So, okay naman to. Hindi naman talaga to basta-basta gagawin ng ganun-ganun na lang, no? May nagsabi nga pala, may nag-comment, no, na parang every time daw na siya dumadaan dito sa lugar na to, makikita niya, tumitingala siya. Tinitingnan niya yung ano, yung gusali nitong Davao Paragon. Parang wala daw talaga siyang tiwala. Wala siyang trust na, basta parang ano, duda siya, ano, sa kanyang quality. Kasi siguro dahil napansin niya, napakabilis lang, ano. Sobrang bilis ka talaga ng ano nito, ng construction development. Basta dati naalala ko lang, ano pala yan eh, wala pa tong nakatayong gusali. O nga pala, ano na pala, may mga, ano na tayo, no, mga kababayang mga tawag dyan. So, yun. Mga ano natin yan, mga kababayan natin. So, yan. Mga dabawin niya yan, mga gala, ha. Mga ano yan sila. Bali, every December, no? Parang kinukuha at pinapayagan, no? Ng gobyerno ng Davao na pumunta sila ng syudad. So, madalas sila ay nanggagaling sa Santo Tomas, Davao del Norte. So, Davao pa rin. Actually, hindi lang sa Santo Tomas, Davao del Norte. Davao City talaga siya. Sa may, anong lugar yan? Pakibato District. Mga native, no? Mga, ano bang mga tribo nila doon? Ubu Manubo, Matigsalog. Basta Pakibato District, no? Sa mga native landers, mga tao doon. Nakapunta ako sa lugar na yan. Sila yung mga tribo na hindi talaga yan sila aalis sa bundok nila kapag hindi mauubos yung pera nila. Kasi meron sila, for example, trappings, no? Yung kanilang mga, merong market din doon sa lugar. Sana minsan mapuntahan natin yan. Tatur ko kayo doon. Para makita nyo naman ang other side of Davao na hindi lang kami puro metros, hindi lang ako puro downtown area, city proper, no? Minsan makikita nyo rin yung lugar ng ating mga original talaga ng mga Davaoenyo. Walang halong hindi Longgo, hindi halong Muslim, hindi halong Cebuano at Tagalog. Talagang pure, purong ano talaga sila, taga Davao. Sila talaga yung pinaka-original na mga human creature dito sa Davao. Tapos yun, oh, bali okay naman, oh, tingnan natin, oh, tuloy pa rin ang trabaho. So wala naman nakalagay na kapag ka, diba, pag delikado siya, nakitaan siya ng banta ng pangkaligtasan, i-closure siya, diba, lalagyan siya ng ano, ng notice to the public, this building is ano siya, foreclosure or something, mga ganun, oh, hindi, or under investigation, o kung ano pa man, mga under na yan. Basta may ginagawa ang ano, ang ating city sa mga ganyan. Kung delikado siya, hindi na siya ligtas para sa lahat. So dahil walang nahalagay na ganun, ibig sabihin, puridong-purido yan. Simple and master kaya yan. Hindi yan basta-basta, ha? Billions of pesos ang ginastos sila dyan. Ininvest para lang, basta lang sirain sa napakaliit na lindol, di ba? So, hindi ganun. So, meron pala tayong pinakamataas sa gusalit. Banggitin ko lang yung ano, yung ating Vivaldi Residences sa downtown area din, no, sa may Ramon Bagsaysay corner si Imrikto. Yan yung pinakamataas na gusali sa buong isla ng Mindanao, 37th floor. So basically pinong na siya sa skyscraper, hindi na siya high-rise building lang, no. So skyscraper na siya, tapos siya yung one of the safest talaga siya na gusali sa buong Pilipinas or buong Mindanao na lang muna siguro. Kasi ano siya, kaya niyang mag-tawag nito, resistance, no, or shockproof kahit pa mag 9 magnitude, no, intensity 9 or lagpas pa doon, no, hindi siya kayang gibain, hindi siya kayang tibagin. So ganun yung kanyang ano, shock absorber or yung kanyang shock proof ni Vivaldi Residences by Avila Towers. So yun lang mga gala, sana nagustuhan niyo tong ano, vlog natin, no. Tinanala natin yung ano, update lang to, kumbaga.
Eh, siyempre ako din, curious din, you know? Eh, gawa nga nung naglindol sa Davao, eh, wala naman ako dito sa Davao, nasa Iloilo ko nun. Kaya, kita ko na yung mga vlog dito, mga video, na yun na may naganap na pagkaholog, no? Nung mga kagamitan, mga debris, at yung cranes ay nabind. So, yun lang. Thank you for watching. Ah, kayo ano sa tingin nyo, safe pa ba magano bumili ng kondo? Kahit dito sa Davao na puro tayo sa lindol. Kayo ba ay mayroon ba kayong tiwala sa ating mga developer like Cebulan Master, DMCI, SMDC, Vistaland, Ayala, Alvillo, Anflocor, Alvida, Alsons, sino pa, Mega World. Kayo ba ay mayroon pa rin bang tiwala mag-invest, no? Maglagay ng inyong milyones sa kanilang proyekto. Despite sa banta, no, ng lindol sa Pilipinas, hindi lang sa Davao, no? Buong Pilipinas talaga. In fact, meron lang tayo isang probinsya na hindi kasama sa maraming fault line, ay ang probinsya ng Palawan. So ano sa tingin nyo? Kung kayo meron kayong pagkakataon, opportunity na mag-invest ng condominium residences dito sa Davao, tutuloy pa ba kayo o hindi? Ano sa tingin nyo? Paunin ko yung mga matalinong opinion at kuro-kuro. Na sa tingin nyo kung mayroon lang kayong pagkakataon, opportunity na mag-invest, tutuloy pa ba kayo despite nung nangyaring lindol o hindi na? So yung ating comment box ay bukas po, no, para sa mga matalinong mga kuro-kurot opinion. Citadines Hotel is a world or international renowned hotel by Cebulan Master and YHES or YES Incorporated collaboration. So hindi na siguro kayo logi. Basta ako, I will put my trust, no, kung may pera ako. Ayokong magluda kasi hindi yan sila basta-basang tawag na ito. Gagawa ng proyekto na merong back job, no? Merong pangit na review. So far pala dito sa Davao, meron pala ako narinig na hindi magandang review. Itong DMCI, no, sa Consonhi, kasi nga 'di ba yung yung Oasis 2000, Oasis 2000 sa may 2000 sa may West Ecoland Drive. 'Di ba 'yun yung yung parang naduro talaga ng lindol. So kaya kapag kagawang DMCI, hindi na sila bibili. So maraming salamat sa mga nanonood. Ingat, bye.